Sabi nga nila, dead man tells no tales. Hindi na raw makapagkukwento pa ang mga patay. Pero totoo man ito, ang kanilang labi naman ay nag-iwan ng maraming impormasyon na maaari nating makuha sa pagsusuri ng mga buto. Ano po yung information na nakakuha natin sa pag-estudyo ng mga buto? Lalo na ngayon na pwede na tayo mag-extract ng DNA sa mga prehistoric na buto. Malalaman natin yung relationship ng mga tao ngayon sa mga taong nakatira noon. Pwede rin makita sa buto yung mga sakit. Pwede rin daw malaman ng kasarian at kabuuang tangkad ng tao kahit pira-piraso na ang mga buto. Kung ganun, alamin natin kung sa higati nga ba ang may-ari ng mga buto sa video ni George. It's amazing, huh? It's amazing. Sinubukan pa ulit naming hanapin ang mga ito. Mas malalaki. Una naming nakita ang mga butong ito. Okay. Yan, malalaman niyo po kung lalaki o babae. Most likely lalaki. Bakit po? Paano niyo po nalaman? Because of... Medyo prominent pa yung orbital ridge. Bukod sa mas malaking brow ridges o yung buto sa pagitan ng mga kilay, isa pang pagkakaiba ng buto ng lalaki sa babae ay kadalasan daw na mas malaki at mabigat ang buto ng lalaki. Pero ang major difference, yung buto sa balakang o ang pelvis. Dahil ang babae ang nanganganak, mas maliit pero mas malapad ang balakang ng babae kaysa sa mga lalaki. In a beauty of... Naalala niyo pa ba ang video ni George na ipinakita namin kanina? And it's amazing because you can see this skull cap, huh? So huge! Ang sumunod na butong kanina namin. Ito na nga kaya ang tinutukoy ni George sa kanyang video? Pero may posibilidad nga ba ang higante ang may-ari ng mysterious bone na ito? Malaki-laki tao ito. May posibilidad nga ba ang higante ang may-ari ng mysterious bone na ito? Maari raw masukat ang tangkad ng tao depende sa haba ng ilang bahagi ng skeletal structure na ito. Tulad ng femur, tibia, humerus at radius o yung mga buto sa hita at braso. Kapag mas mahaba raw ang mga ito, mas matangkad ang tao. At kung titingnan ang ilang pang bahagi ng buto sa bahagi ng iyon ng kuweba, so ayan, ito yung sinasabi nila, lalo na ito pag kumpleto, sabihin nila mga malalaking tao. Pero kung titingnan mo yan, sa kaliwa ba ito, kanan. Saan po yan? Ito yan. Arm! So, hanggang nyo yan. Eh di kasing laki ko. Hindi. Mas maliit pa rin ako. Mas maliit siya. Mas mahaba ka. Mas mahaba ako. Pero baka pambata yan, Dr. Neiman. Matagal-tagal daw na pag-aaral ang kakailangan ning gawin para makuha ang kaubuong impormasyon tungkol sa mga buto na ito. Pero ayon sa initial assessment ni Dr. Tatar, base na sa physical characteristics ng mga butong nakita namin sa Bacayawan Caves, wala raw kakaiba sa mga ito. Sa nakikita niyo ngayon, Doc? Is there anything... Definitely pre-Spanish. Pre-Spanish? Prehistoric. Okay. But when it comes to the size? Definitely not giants. Not giants. Possibly would tell us that even the adults were shorter than us. The average. The average. Now, yeah. Okay. Di man namin nakita ang sinasabing malahiganting mga buto. Mas masusi pang pag-aaral ang kailangan para matuldukan ang misteryo ng mga butong aming nakita rito. Ang mga buto, di man sila makapagsasalita, may maibabahagi pa rin mga kwento. Nag-uugnay sila ng iba't ibang henerasyon at maaring magsilbing tulay ng modernong tao sa sinaunang panahon. For more cool science stories and discoveries, just send your suggestions via FB, Twitter, or our email account. Tandaan! Lamang ang may alam, aha! Now, where's Doc?